Narito na ang mga pinakahuling balita sa Calabarzon ngayong March 3, 2022. Voter education para sa mga kabataan, isa sa gawa. Nakipagkasundo ang Commission on Elections of COMELEC sa Democracy Watch Philippines upang maipromote ang voter education para sa mga kabataang Pilipino at mga first-time voters para sa gaganaping halalan ngayong Mayo. Ang voter education campaign na kung tawagin ay Vote Right 2022 ay magkakasunod na seminars at lectures kapartner ng iba't ibang eskwelahan, universities at non-government organization sa buong bansa at ito ay gagawin sa pamamagitan ng virtual platform. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kinikilala nila ang pagbibigay kaalaman sa mga kabataan hinggil sa tamang pagboto at ito ay tungkulin hindi lamang ng kanilang ahensya kundi pati lahat ng mga Pilipino. Ayon pa kay Jimenez, maraming bilang ng mga bagong botante ay mga kabataan na nakatakdang bumoto ngayong Mayo. Ang DemWatch ay isang non-government organization na matagal ng katuwangan ng COMELEC simula pa noong 2016. Sila ay tumutulong sa ahensya pagdating sa mga voter education programs. 11 years old na bata nahulog sa balon, patay. Kagad binawian ng buhay ang isang 11 taong gulang na batang lalaki nang aksidenteng mahulog sa balon sa Pitugo, Quezon, kamakalawan ng umaga. Ayon sa polisya, nalunod ang bata sa balon na may mahigit 20 talampakan at nabatid na malapit lamang sa kanilang bahay ang nasabing balon sa Barangay Soliyaw, Ilaya. Kaagad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga operatiba ng Emergency Response Unit ng MDRRMO, Pitugo Police at Bureau of Fire. Subalit wala ng buhay ang bata nang maiyahon ito mula sa balon. Nagbigay paalala naman ang mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag payagang makapaglaro sa mga delikadong lugar. Tanker truck pinagbabaril, isa ang patay sa Batangas. Isa ang patay habang isa ang sugatan matapos pagbabarilin ng hindi nakilalang suspect ang mini tanker na sinasakyan ng mga biktima sa Maharlika Highway, Santo Tomas, Batangas kahapon ng umaga. Kinilala ng pulisya ang nasawi na si Mario Masa, 64 na taong gulang, taga Barangay Alaminos, Laguna at siya ang nakaupo sa passenger seat ng nasabing truck. Sugatan naman ang driver ng truck na si Jason Villones, 40 anyos na taga Pagbilao, Quezon. Bandang 8:30 ng umaga, habang binabagtas sa mga biktima ang kahabaan ng highway patungo sa direksyon ng Santo Tomas mula sa Alaminos, Laguna, nang sabayan ng isang motorosiklo pagdating sa Barangay San Miguel. Pinuntiriyang barilin ng back rider ang passenger side ng truck kaya napuruhan ang biktimang si Masa na kaagad binawian ng buhay. Tinamaan naman sa bandang kilikili ang driver na si Villones na kasalukuyan pang nilalapatan ng lunas. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa nasabing krimen. Tricycle driver dinakip dahil sa ilegal na droga. Isang tricycle driver ang dinakip ng mga pulis matapos umanong mahuli na nagtutulak ng ilegal na droga sa lungsod ng Batangas. Kinilala ng pulisya ang naarestong si Marlo Noche, 55 anyos at residente ng Barangay Bulbok sa nasabing lungsod. Nabatid na bandang 2:00 ng hapon na magsagawa ng bypass operation ng mga otoridad at nahuli ang suspect na nagbebenta ng droga sa nagpanggap na buyer. Nakumpiska umano mula sa suspect ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at 500 pisong mark money. At yan ang mga pangunahing balita na nakalap ng front page online news. Ugaliing subaybayan ang news beats tuwing 7:00 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Para sa iba pang mga balita, sundan kami sa aming Facebook page, website at YouTube channel. Ako si Laika Manalo. Magandang gabi.